Nanindigan ng ilang grupo ng Magnificent Seven na kailanman ay hindi sila sasali sa ginagawang kilos protesta o tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Ito'y matapos magsagawa ang dalawang grupo ng malawakang kilos protesta dahil sa pagtuto nila sa POV Modernization Program ng gobyerno. Kaming lahat ay magbibiyahe para bigyan ng serbisyo ang ating mananakay. At itong dalawang grupo neto, ako'y nalulungkot sa kanila. Sapagkat ang mga leader na mga responsable o constructive leader, hindi dapat dinadala ang kanilang hanay sa mga maling paniniwala, mga maling adhikain na nagbibigay pahirap din sa kanyang mga kasamaan. Punto ni Martin, maganda ang binipiso na nakukuha ng mga PJ operator o driver na lumahok sa kooperatiba, kung kaya't inihain nila sa Korte Suprema ang petisyon na motion to intervene bilang pagsuporta sa POVMP. Anya malaking epekto sa mga operator na lumahok na sa kooperatiba sa oras paniga ng Korte Suprema ang inihain na temporary restraining order sa POVMP. Hindi kami sinulatan ng Supreme Court para mag-intervene. Ito po ay kusang loob namin sapagkat kami ay mga lehitimong leader at lehitimong operator na apektado na inang mag-file ng TRO ang Piston. Bukod dyan, nais din nilang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga mananakay sa pamamagitan ng modernisasyon. Umaga ng Martes ay nagtipon-tipon ang dalawang grupo sa University of the Philippines sa UP Diliman para sa kanilang gagawing kilos protesta sa Welcome Rotonda. Para sa super na si Kuya Caliper, sakripiso raw ang pagsama niya sa kilos protesta. Nandito para ipaglaban yung mga prangkisa sa mga jeep para patuloy pa rin kami makakabiyay. Gayunpaman, wala namang naitalang untoward incident sa kilos protesta ng mga grupo. Sinabi ni Dexter Cardenas, Hepe ng Traffic and Transport Management Department ng pamahalang lungsod ng Quezon, na hindi naman naramdaman ang kilos protesta sa naturang lungsod. Hindi man naapektuhan yung mananakay natin, yung mga pasahero, dahil hindi naman po sila talaga nag-conduct ng strike, but more on a protest. Yung numero o bilang ng mga kasali na nagpaprotesta ay galing ka sa ibang lugar, hindi lang sa Quezon City. More or less, hindi siya apektado dito. Nakahanda naman ang halos 100 bus ng Quezon City Local Government Unit na maghatid ng libreng sakay sa mga pasahero kung kinakailangan. Daandang personahe ng QC-TTMD ang ipinangkalat upang tiyakin na maayos ang daloy ng trapiko at seguridad ng mga pasahero. Hinihiling sa kanila, they can express their grievances, they can express their freedom of expression, pero wag naman maantala ang mga kababayan natin na hindi kasali doon sa kanilang protesta. Sa panig naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nakahanda ang kanilang 800 transport assets kung may mga pasaherong stranded dulot ng kilos protesta. Kung pagbabasihan natin yung mga dating mga tigil pasada, wala pa pong 100 yata yung ating na-deploy out of 800. So kung yun po yung pagbabasihan natin, eh ngayon po ang deklarasyon lamang po yata ay protesta, hindi naman po tigil pasada. So baka mas konti po yung kailanganin natin i-deploy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Gina Torno, SMNI News.